Welcome Tropa to my YouTube channel, Sir Mac Garage. So, ang topic naman natin ngayon is about fog light wiring diagram na gumagamit ng common relay. So, magagamit natin to sa mga sasakyan natin. So, pag naglagay tayo ng fog light, yung iba, lalo na sa motor, pwede rin sa motor, walang relay, no? Hindi naglalagay ng relay, lalo na pag mga LED. So, pag hindi kayo gumamit ng relay, ayaw na relay na nagpa-fluctuate yung kuryente, lalo na sa motor, kasi medyo mahina yung charging system niya, hindi ganun kalakas. Pag nag-taas-baba, taas-baba yung kanyang kuryente, so napupundi agad yung LED. So, meron naman yung iba, mayroong relay na kasama pag built-in, pag binili natin. So pag hindi naman natin na alam ikabit, so ibabayad pa natin. So madali lang yung mga tropa. So yun ang pag-aaralan natin ngayon at ile-lecture na ile-lecture sa inyo kung paano mag-wiring ng fog light wiring diagram ng fog light natin, no? So dito muna tayo sa ating diagram. So, pag sa sasakyan, so kailangan, ano ba yung mga kailangan na symbols na natin? Meron battery, ammeter. Pag sa motor, wala sa ammeter, palabas na lang ng fuse, no? Ng ignition ng fuse, dito kayo manggagaling. Pag sa motor, o kayo sa fuse, yung mga symbols natin, ignition key. So, syempre, ito yung symbol ng relay, ito yung switch, at yung ating fog light. Ito yung symbol ng bulb ng fog light. Okay? So, battery, pupunta tayo ng ammeter. Tapos ng ammeter, so, pasok tayo ng VAM, common ng ating ignition key. So, paglabas natin ng ignition, sa accessories tayo kukuha, pag may supply na sa ignition key, punta tayo kay fuse. No, pag sa sasakyan yan, sasakyan kayo mag-actual din sa sasakyan. So, meron na to yung mga sasakyan. So, dito kayo kukuha sa fuse box. So, kaya lang nilagay ko lang na fuse. Isang fuse lang. So, siyempre kasi kaya fuse lang. Isa lang kasi ito single wiring diagram. Pero pag sa sasakyan, kukuha kayo sa fuse box. So, pagka, siyempre, kompleto yon. So, magdadagdag kayo ng fuse. Separate, so huwag kayong magtatak basta-basta, delikado yon. So gagamit kayo nito, so doon malapit sa fuse box kayo kukuha. Pag ano, huwag kayo, never na never kayo magtatap sa fuse box, kahit na kasi meron designated yun na kanya-kanya, sakto yung kompleto. So magdadagdag kayo ng accessories, magdadagdag din kayo ng fuse para safe. So huwag kayo magtatap, kasi halimbawa meron doon nakalagay sa, for example, stoplight, doon yung itinap yung fog light nyo, mag-overload yun. So baka laging po pumuputok yung fuse, no? Kasi naka-design lang yun para sa stoplight. So magdadagdag kayo na separate na fuse. So doon yun lang din lagay malapit sa fuse box para madali malokay, no? So fuse, pagpunta sa fuse, so susupplyan natin, ito yung relay, yung 30. So, sa 30 tayo. So, yung 86, mga tropa, gaya dun sa sinabi ko, ito yung ilalagay nyo, itatap nyo ngayon sa 30, pwede nyo lang pagsamahin yan. So, positive din yan. So, yun, si dati. Hindi ko tumangilin. Ayan. Tapos, yung ating switch naman. So, pagka 86 nyo yung positive, so, ang gagawin natin ngayon na, ano nga pala, na fog light, na wiring diagram, is positive, negative trigger. Ano ba sir yung negative trigger? So, yung negative trigger, so, yung ibig sabihin niya, yun yung titrigger sa relay, yung switch niya, nasa negative. So, pwede rin kayo sa positive. Dito nga lang kayo maglalagay ng switch sa 86.
So ngayon ang gagawin natin, so common kasi, it's your choice kung saan nyo ilalagay yung switch, kung sa 86 ba o 85. So kalimitan sa mga kotse, positive trigger ang relay, ang switch niya is positive, positive, may supply na positive. So kalimitan naman sa mga OTJ o your type jeep, sa pagkakaalam ko ha, sa mga experience ko talaga, is negative trigger na. So mas safe kasi pag negative trigger. So kasi mga tropa, bakit? Yung terminal ng switch sa loob, ayan, ito, pag positive yan, kada contact niya ganyan, lalo na sa busina, tema with busina, common yan, ha, puro negative trigger na yan. Kada dikit na nandikit, pagka sa positive, pag nagdidikit ko niya gano'n, nagkakaroon ng corrosion yan, katagalan na susunog, pag may supply. Pero pag may relay, hindi naman puwersado. Kasi ang supply ng relay, ang puwersado dyan, itong 30 tsaka 87. Ang 30 kasi ang supply, ang 87, ang load. So kahit mag-positive trigger, hindi naman masyado puwersado pagka may relay. So ang ano ko nga lang, based on my experience, mas safe pagka negative. So it's your choice kung negative trigger or positive trigger ang gagawin nyo. So na mapakita ko na yun sa positive trigger, dun sa other video ko nung symbols, paliwanag din natin yung kung paano doon nyo lang tignan kung kung gusto nyo magpassive trigger. So madali lang naman kasi yung pagpapalitin nyo lang naman itong 85 at 86. So ito, itong 86 natin, balik tayo sa diagram natin, itong ano natin, nakatap na 86 tsaka 30. So itong 85 ngayon, lalagyan na naman natin dito sa switch. Ito yung symbol ng switch. Yung switch, so pag itong 86 ay positive, vice versa, kailangan ito negative na. So ito, negative. So yung 87, papunta rito sa ilaw natin. Yung load. Yan ang tinatawag na negative trigger. So iano ko na rin, sample na rin, ibaguhin naman natin, gawin naman natin positive trigger. So positive. So pag positive trigger naman tropa, itong 86 gagawin na natin ground. So ito, ground. Imbis hindi pwedeng ground sa ground. So ang gagawin natin, itong ating switch, ikukuha na natin dito sa 30. So yan. Sa 30. Positive na siya ngayon kasi dito siya kumuha ng supply. So yan guys, yan naman ang tinatawag na positive trigger. Pag light wiring diagram. So i-actual naman natin ngayon. Ating pag-light wiring diagram. So bago natin actual mga tropa, so paliwanag ko lang sa inyo. So sa symbols kasi, sa socket, pag nakita nyo yung socket, baka malito kayo eh, kasi number ang tatandaan nyo. Number lang. Yung 85 is ground, 86 is switch, 87 is load, and 30 is supply. So dito nabago lang. Naging, kaya lang naging ano to kasi positive trigger. Pero yung common negative trigger yung makikita niyo. So pwede naman magpalitan yun. So pero yung common sa wiring diagram, so para matandaan niyo, yung balagbak ganyan, 30 yan. So pag tumingin kayo sa socket ha, sa fuse box, yung dalawang nakaganon, nakatayo, 87. So, yung naan dito, pagka, ano yung kanan nyo, yun ay 86, eto naman ay 85 gram. Kasi pag ginanon nyo yan, mababaliktad yan. Dito mo tinikdan, eto naman ang 85, eto 86, 30, dalawang 87. Yung 87 naman, puro, pwedeng isa lang gamitin nyo dyan.
guys. Kasi merong iba't ibang klase ang relay, meron change overlay yung nagpapalitan. Ito, dual output lang to. So, later sa video ay de-demo ko sa inyo kung paano gumamit ng change overlay yung dalawang ano na ipapalitan tong 8287. So, dito muna tayo. Stick muna tayo dito. So, dito 30, 86, 85, 87. So, pag sa socket mo yan na yan, tinignan, balik ka dyan. Ito yung ano kasi nakatihaya na yung ano, relay. So, pag gumamit kayo ng test light, pag positive, susundutin nyo yan dito, positive. Halimbawa, yung dulo ng test light, nasa negative, lahat ng makukuha nito, positive. So, pag ito ay may supply, ibig sabihin, okay yung galing fuse. Kailangan, syempre, pag tinis nyo, nakasuse, naka-on yung ignition key. Sundutan nyo rito, pag umilaw, may supply. Pag wala, punta muna kayo rin sa fuse box. Titignan nyo yung fuse, baka busted. No? Wala yung supply. So, for example, may supply. Sundut ka rito. Pag sundut mo rito, kasi minsan pwedeng balik ka rin yan. Pag sundut mo rito, ito yung naging umilaw to, positive. So, automatic, ito, magiging negative na to. Palitan yan eh. So, pero pag sundot mo, hindi mo, syempre, kung positive kung negative to, pabalik mo kailangan yung tester. Yung tester, yung dulo ng clamp, ilalagay mo na siya sa positive para pag sinundot mo rito o masusundot mo ito, negative na. Kuha. So, pero bago mo masundot to, kailangan, kung negative trigger siya, naka-on yung switch sa loob ng sasakyan para matrouble mo kung bakit di umiilaw. So, pag umilaw to, bawa, for example, andito yung switch, switch mo na, ito yung positive, o si automatic, negative trigger siya, dapat iilaw to, yung test light mo ng negative, pag sinwitch mo. Pag hindi, punta ka doon sa, so ang trouble mo is dito ka, magpo-focus, baka nasira yung switch. No? So, kapag meron naman to, umiilaw, at walang lumalabas sa ano, either yung bulb, ang problema mo, yung connection sa bulb, or ground, ilaw, doon ka sa ilaw, dito ka magpo-focus. No? Or, yung relay mismo. So, sa relay naman, madali naman malahan. Lumalagit at yan kapag sinwitch mo, switch mo, tik-tik-tik, nalagitik siya. So, pag di lumalagit, possible na busted. No? So, halimbawa, for example, sa headlight na relay, na nasiraan kayo, yung iba kasi, yung ginagawa, kukuha ka pa ng ubdang habang wire, for example, headlight, ubdang habang wire, itatap sa baterya, irerekta. So, very wrong yun. Kasi kung yung wire na nakuha mo, hindi ganun kataba. Kasi medyo makauwi ka lang. Para makauwi ka, is itatap mo, no? Tapos nakarekta pa sa baterya. So, pag yun ay nasunog, maaaring possible na masunog yung kotse o yung sasakyan pagka nalusaw, kasi pagka malakas kasi yung headlight eh, kapag ka inirekta mo yun, baka maliliit lang na wire ang gagamitin mo, masusunog siya. So, para mas safe, kung magre-rekta ka, hindi, huwag ka na kumuha ng ano, na idirekta mo rito sa ilaw papunta rito sa baterya, huwag ganun, makukuha ng ubod ng habang wire. So, ito kasi 30, ito yung supply, ito yung 87. Kumuha ka lang ng maliit na wire, itap mo lang dito. Kung ito yung ilaw, ito yung socket ng ilaw ng headlight man o fog light dyan. O kalimitan sa headlight. Pag inanong mo dito, dito mo itinap, masunog man yung wire. Kasi itong 30, ito galing sa fuse. Puputok yung fuse. Safe pa rin. Hindi kagaya nung yung wire, re-renta mo sa baterya, itadiretso mo rin sa headlight. Kung sa headlight, ang trouble. O additional ko lang yung mga tropa sa pagka-trouble, pagka nagto-trouble kayo dito sa relay, yung ilaw ng relay. So, yeah. So, ulitin natin, 30, 86, 85, 87. No? Okay? So, 30 is supply, 86 is switch, 85 is ground, 87 is load. Yung load papunta sa ilaw. So,
i-actual na natin ito ngayon, nakakabit na natin para makita yung mga. So ayan tropa, na-connect ko na yung ating relay sa ilaw. So checkin natin yung supply, palabas ng battery, ammeter. So ignition ito, ignition switch dapat to ha. So ito lang muna ang ginawa kong temporary. Palit natin sa ignition switch kasi wala pa tayong ignition switch. So paglabas ng ignition switch, so tama tayo, battery. So ignition switch, pumasok na ignition switch. Paglabas ng ignition switch, fuse. Paglabas ng ignition switch, fuse. No, tama. Ayan, fuse. Si fuse, ayan guys, papasok T30. Ayan, T30. So ito positive trigger to ha. So ayan, bago yung 87, iba tong diagram na tong ginawa ko ha. Sa ano, so si 87, ayun papunta naman doon sa, yung 87, ito, yun yung load. So guys, supply, ayan, supply, yun ang 30, ito ang 87, ayan, tignan nyo, 87, tapos yung 85 ang ground, ayan, ground, so negative trigger kasi itong ginawa ko, 85 ang ground, ayan, yung ground, ayan, sinama natin dito sa battery, negative, tapos meron tayong ground ng ilaw, ayun, ground ng ilaw, ayan. So ito yung switch na, isuswitch natin mga tropa. Yeah. Okay. So ganun lang kasimple. So gawin naman natin tropa yung ito kasi negative trigger to. So ito nasa diagram natin, positive yan eh, kasi yun yung huling ginawa ko eh. So ang gagawin natin, ipapositive trigger naman natin. Pagpapalitin natin, okay? So dito lang naman tayo, ito ang pagpapalitin natin. Pag positive trigger tropa, ito yung negative eh, ito yung 85, no? So i-re-recta na natin tong ground, aalisin natin tong switch. Tong switch ililipat lang natin dito, no? Nakuha nyo? Yun yung, kasi ito positive to eh, nakatap to eh. So ito kasi yung ground, ito yan, itim, yun yung 85. So diretso sa battery, negative trigger yan. So ito nasa diagram natin, nasa ang 86 niya ang ano, ground. So pagpapalitin natin ito ngayon, no? Pagpapalitin natin yan. Okay, pagpapalitin ko muna tropa. So ayan mga tropa, napagpalit ko na yung switch niya. So kanina yung 85 natin, ito yung 85, yung kulay itim, yung ground, ito yung ground niya kanina, no? Makikita nyo. So mapapansin niya, ayun, nakatap na yan galing dito sa fuse. So positive trigger na yan. So pag baka kala nyo niloloko kayo, so supply natin, o testerin natin, o umilaw. Ibig sabihin, kasi ano to eh, ito muna tayo kasi di pa naka-switch yan eh. Yan. So positive talaga siya kasi positive yung ano ng ano. So ito naman, yung 86 na kanina yung nakatap dito. Itong 86 kanina nakatap dito. So baliktaran lang naman yan, sabi ko sa inyo, babaliktarin nyo lang. Ayan, o nakalagay siya sa negative ng battery. So pinagbaliktad lang. Pero ang ano niya, positive na ngayon. Ito yung positive trigger. So testingin natin. Ayan, ganyan lang kasimple mga tropa. Basta ang tatandaan nyo lagi, huwag yung kulay, kasi walang mga kakayakamasin nyo. Halos pare-parehas yung wire ko. So yung ground, yung mga supply, yun ang tatandaan nyo. So, mga negative o positive, kasi kapag nag-aaral ka, wala yan sa kulay-kulay. Hindi ko mo itim, ground na talaga. Pwede gumamit ng wire na positive, na itim sa positive. So depende yan sa supply, sa ano, no? So yung titignan talaga natin yung, ano, sa pamamagitan ng test light, tetracing natin kung ano ba yung nadaloy na kuryente dun sa, as long as naiintindihan natin yung diagram, madaling makuha yan guys. So ito naman yung sinasabi ko kanina, yung pagtotrouble ng relay. Kung for example, nabusted yung relay nyo, so
wala na kayo yung i-relay nyo eh. Baka sa i-relay eh, meron yung apat na pin lang. So, wala kayong, ang ano talaga niya, kung may kaparehas yung relay, ipapalit nyo lang. Kaso, yung tanggalan, tinanggalan nyo ng relay, hindi iilaw. For example, headlight, ang relay nyo ay nag-iisang ganito lang ang klase. So, paano ba gagawin natin yung kagaya na sinabi ko kanina, itatap natin. So, paano ba yon? So, i-demo ko sa inyo ngayon, paano mag-trouble ng relay. Ayan mga tropa, so for example, nabasted na relay nyo, so kailangan lang sa sasakyan, meron tayong basic tools, no? Para malaan natin yung matrace natin. So kasi kung sa mechanical, ang gamit natin is mga spanner or wrenches, sa electrical, syempre, test light. So mahirap mag-wiring kung wala kang test light, so as much as possible, sa tools natin, sa sasakyan, eh meron tayong basic tools, lalo na kung tayo eh mekaniko, marunong magawa, so hindi DIY, so meron ka nito. Basta electrical, kailangan meron ka at least test light, no? So para matest natin yung ilaw, so te-test rin natin ito ngayon. For example, ayaw umilaw nung pag light, so check natin sa supply. Yan ito 32 eh, susundutan mo, kailangan niya meron. So, kailangan naku-on yung ignition key. Naku-on yung susi. So, pagpatay kasi, yan. O, patay yung susi. O, wala, yan. Yan ay susi mo. Kabawa, pag sundot mo, for example, sa supply, ito yung supply, sa socket, tinester mo, for example, wala. Katanggalin ko, ito yung fuse. Katanggalin ko yung fuse. Pag tinanggal mo yung fuse, wala talaga yan. So, pag sundot mo, dito ko muna sa fuse, hahanapin mo. Tinesterin mo ganun. Eh, ang fuse naman, pagka tinester mo yan, tineslight mo, sundot ka rito sa kabila, sundot ka doon sa kabila. Pag yung kabila eh, meron, ayan, okay yan. Pag wala, ibig sabihin, busted yun. Madali mo makikita, makikita mo, putol yun doon sa ano. Kailangan sa sasakyan, meron kayong spare na fuse. So, for example, na-busted, o, kinalitan na natin, replace na natin, testing. Okay, meron, meron. Double check, sa supply, sa relay, o, meron na. Okay, meron tayo. Ngayon, dito naman tayo sa 86 tsaka 85. So ito, natitrace lahat ng ating test light is positive. So wala. So kailangan, pag yung relay, anuhin mo nga pala, eh naka-switch. So switch mo muna yung switch. Para makuha mo. Kabilaan. So ayun, umilaw. So, diba, patayin mo yung switch. Ayan. So ibig sabihin, pag su-switch mo at pagpapatay mo, inailaw yung ano, ito yung trigger niya. So positive trigger. So okay ka sa switch. Nasa positive trigger to, malala mo kasi pag si-switch mo, mamatay. Wala. So positive trigger siya ngayon. Ayan. So, matik, pag positive to, itong kabila is negative. So, pag sinunod mo yan, hindi ilaw yan. So, kailangan babalik tara ng tester. Yung tester mo, yung dulo ng test light pala, sorry, ilalagay mo ngayon sa positive para lahat ng masusundot mo is negative. Yan. So, masusundotan nito, negative. So, pag sinunod ko rito sa positive, wala. Ito siya ngayon sa negative. Yan. Kailangan negative. So, ibig sabihin, pag meron to, possible relay or yung bulb. So wala ka ng problema rito kasi may supply ka sa switches, sa negative, sa supply meron ka. Possible dito. Pag naman ito guys, pag inilagay nyo, tumalagitik yan. Pag inilaw nyo, tik, napapansin nyo, nalagitik. So pag nalagitik ang relay at walang lumalabas, ano, check nyo yung ilaw, baka puli na yung bulb or wala, kulang siya sa ground. Yan. Sa body ground. Or for example, ayaw lumagitik nito. So, automatic, eto na yun. Pag hindi lumalagitik. Kasi pag sinuplayan mo to at ano, gumagana to, may clicking sound talaga to. So, pag wala, halimbawa, gusto nyo makauwi, relay ng headlight ang bumigay. So, ang gagawin natin, itatap natin to. Kung 30, ilalagay na natin. Umilaw na.
So nga lang, kahit patayin ko yung switch niya, hindi na natin makokontrol yan. Not control na yan. Nga lang, pag pinatay natin sa susi, patay naman yan. Kasi nagdaan yan ng fuse. Unlike doon sa gagawin ng iba, inagawa ng iba na irerekta sa baterya, dadalhin mo ito kasi masusunog nga. Ngayon ito, kung halimbawa yung wire na dala nyo is maliit, nasunog to, puputok yung fuse. Diba? Kaya mas safe. Yun ang gagawin natin pag nagtotrouble. Nasiraan tayo sa daan, so may prasong wire ka, i-anong mo lang. Kaya mas safe yan. Kaysa rin sa kukuha ka ng wire, i-direkta mo rin sa ilaw, pupunta ka sa baterya. Pag nasunog, wala ka ng fuse na puputok para ano, damay-damay na yung wire. Kasi pag ito yung nalusaw, may kadikit na wire, susunugin yung katabing wire, lahat ng wiring sunog. Worst scenario, baka pati kotse masunog. Buong kotse. So pagka ganoon naman, madali lang naman yun. Kapag naagapan mo, tanggalin mo lang yung negative ng battery. Kailangan lang, meron ba talagang yabi din, yung gis. Yeah, para matanggal mo yung polarity ng battery. So para hindi tayo umabot sa ganoon, masunog sa sasakyan. Ganto na lang, gawin natin. Pagtatrouble. So ayan ulit yung ating positive trigger, switch ko muna yan. So mga tropa, sana natutulong kayo sa ating topic ngayon. Subscribe and like lang sa aking YouTube channel, Sir Mac Garage. Abangan nyo ulit ang mga susunod pa nating video about sa wiring diagram, no? Unti-unti natin yan para sa inyo mga guys na nag-aaral ng automotive, para sa inyo to, para matutunan natin. Dadahan-dahanin ko kayo, huwag kayo magalala. Unti-unti natin to hanggang sa makompleto natin yung complete wiring diagram ng sasakyan. Subscribe and like, Sir Mac Garage.